Let's go! Punta lang kami ng lake. Lake, napakaganda yung punta namin. Para ipasay ko lang sila papa. Sila mama. So yung mga mask. Face mask. Yan, so magdadalawang car kami, dalawang car. Ito yung kay Team Team. Diyan na kayo? Nakasakay ulit sa Fortuner ni Team Team. Kabungot nag-drive dun sa isa. It's raining. Yan, mayroon tayong radyo para dalawa in case na malaglag sa lake sila kabungot. Ay, kasama natin si Tito Pards. Ito rin ang tito ni Team Team. Kapatid niyo po yung ang mami ni Team Team po. Alayos. Nakakatawa po at na mga kaibigan ni Team ay napuntahan nyo kahit makasing kahit kayo yung sikat na eh. Salamat po, salamat. Sige po. Siguro si Team, oh, magkamag-anak yun ni Michelle, no? Yung kamun, sila kamuning, Ignacio yun sila, ano eh, Kuya Michael. Ignacio Street. radio. Kabungot, kabungot. Dumaan na ka. Kabungot kami. Nasa dumaan na kami sa inyo eh. Saan ba kayo? Dito kami. Ayun. Ala, dumiritso. Hoy! Nandito kami sa kanan. Aba, pagkahina ni Kabungot sa ano ah. Di pa natin napas. Sino na? Nalapas man mo. Okay. Yeah. Balik mo, balik. Nakalun sa kwan, sa kanto. Okay. Balik man, baraka sa kwan. Naud sa si Kabungot. Ah, hindi. Kasi yung ano yun, nag-busy siya sa pag-aasik ano ng radyo. Okay, nandiyan na sila sa likod. Sa mga gustong magkaroon ng idea or sumunod sa yapak ni Team Team sa pag-diet, no? Tanong yan sa Team Team kung anong ginawa niya ang proseso. Kasi 3 weeks lang, ang laki. Nabawasan siya ng 10 kilos. Ano yun ba? Walang rice? Walang rice. Walang rice tapos? Unang-una, tiwala sa sarili. Pangalawa, lakas na loob. Pangatlo, sundin ang doktor. Ayan, kasi sasabihin na sa lahat ng doktor yan kung anong dapat mong gawin eh. Right. Alright. Ah. Ano ba yung Team Dam? Man-made lake. Man-made yung tubig na yun? Ha. Kutsara lang ginamit lang. Ha? Kutsara lang ginamit. Piste. Ang galing nga, no? Ganun tunay? Man-made yung? Ha. Nasa ila, ibabaw na maulan-ulan. Yan sa baba. Lakas ng hangin. Wow! Sasakay na naman tayo ng bangka dito sa lake ng Kaliraya. And Steam Team. Up! Homemade. Man-made. Hydro at homemade. Homemade lake. Shout out kay Tatay Gory, yun na naman ulit. Nandito na naman kami ulit po, Tay.
Oh. Stare Igorio. Dami namin. All right. Balik ulit tayo sa lake. Kali Raya Lake. Grabe, sobrang lamig. Oh. Sa kasamaang palad, wala nang dugtong ang video na yan. Yan mga so weird. Sayang no, kasi yung vlog ko na yan ay dapat 1 hour mahigit yan. Kaya lang, ito hanggang dito na lang kasi yan yung vlog na yun ay nasa Kaliraya pa kami no, sa Laguna, sa yung birthday ni Tim yan. So ngayon, ito ngayon kung saan ako ay nagsasalita ngayon sa inyong harapan. Nasa Bukana na kami. Nakauwi na kami. So, ito yung time na nag-i-edit ako ng lahat ng mga vlog ko. So, ano na ngayon? December 20. At, hindi ko napansin, or hindi ko alam talaga. No, ang gamit ko kasi sa pagbablog na yan ay GoPro 10. So, ang GoPro 10 kasi meron siyang 5K. So, yung mga 9 kasi hanggang 4K lang siya. So, ginagamit ko yung 4K nun pang, parang pang cinematic style yung ganun. Kasi maganda kasi siya. So, na-edit ko siya. Ngayon, sinubukan ko yung 5K. So, nung nasa bangka na kami, nagpalit ako ng resolution. No, yung ginamit ko yung 5K. So, ang dami kong videos. No, ang ganda pa ng pagkuha ko ng mga camera, yung mga cinematic style. No, talagang, kasi ang bala ko dun ay lalagyan ko ng sounds. Tapos, yun, basta lahat ng mga surroundings doon sa lake na yun. Tapos, hindi ko alam na hindi pala siya pwede, masyado pala siyang mabigat. Noong transfer ko na siya sa cellphone, nagpiplay siya sa cellphone, pero pag ilalagay ko na siya sa editor, hindi kaya ng editor. So, unsupported siya. No, corrupted na yung files niya. So, nagpaturong na rin ako kay Tim, no, sa hindi rin kinakaya ng computer. Siguro yung mga may iba pang kayang i-convert yun para magiging 1080 siya or bumaba yung resolution niya, pero hindi ko na lang siya pinilit, no. So sayang, meron akong 144 videos na hindi ko na-corrupt siya. So unsupported siya. So isipin niyo kung gano'ng karami yun. 144 videos yun. So sayang yung pinaghirapan ko talaga yun, no? may pa munti pa akong malaglag sa bangka, talagang kinuhanan ko lahat, no, sa gilid-gilid pa ako dumadaan kasi pinaganda ko talaga yung vlog na yan. Kaya lang nawala sa isip ko na 5K pala yung gamit ko, baka hindi ka kayaan yung editor, no, kasi yung 4K pa lang nung inilagay ko sa editor noon, meron na siyang warning eh. So ibig sabihin yung kasunod pa na mabigat na resolution, baka hindi nakakayanin. Hindi ko naisip yun. So at least ngayon alam ko na. Pero sayang yung mga vlog na yun. So ang gagawin na lang natin ngayon, dahil nasa Bukana na tayo, pupunta na lang ako kasi sa dagat. Kasi simula nung dumating kami dito, ilang araw na hindi pa ako nakapunta sa dagat. Hindi ako lumalabas papuntang dagat doon. Hindi ko pa nakita kung itsura ng dagat, no. So pupunta ako doon kasi yung unlocks ng mga alon dahil may bagyo. Yung bangka ko daw kagabi, muntik nang maanod, pero naagapan naman ng mga sword family natin dito. Punta na tayo dun sa dagat. You know, ngayon na ako lumabas ng bahay papunta dito, sa mga bangka. So, and yun, mga manok ko yan. Yan, may akin? Ah, hindi ako sigurado. Ay! Sino nandito? Bah! Nandito pala si Tolit sa Sir Bert. Ang laki ng mga alon ah! Oo! Tinas pa namin ay doon ang mga bangka! Kaya nga eh! Oo, ay kung hindi namin tinas! So, yan o. Teka, ang init, wala na ako makikita. Ang lalaki ng mga alon!
Ah, nakataas lahat ng mga bangka. Ayan. Hindi ko makita. Ang init. Ayan, oh. So, iyan yung mga namimiss ko dito, mga sword. Yung pagtawid sa mga ganyan. Ang tatalalaki ng mga alo na yan, oh. Baka akala nyo maliliit lang yan kasi manayo tayo, eh. Pero pagka nandun ka na mismo sa harap niyan, pagkalaki niyan. Oh? Isipin mo, tatawid yung bangka dyan. Wow! Diba? So, yan yung malaki kong bangka, no? Kagabi ay wala kasi kami, nasa birthdayan kami ni Olin Ria. Sila tulits pala ang nagtaas niyan. Hindi ko alam kung sino-sino ang mga nagtulong-tulong para maitaas yung bangka ko na yan, no? So hanggang dyan lang daw ang kinaya nila, hindi nila kaya, so konti lang sila. No, salamat. Ito, mga bangka, nakataas lahat, walang makalaot. Yan, no? Right. Ayan, so okay naman, okay naman yung bangka ko. Yeah. Ilang problema sa mga mangingisda pagka ganyan, pagka dito sa amin, ha, sa amin kasi kakaiba yung mga alon dito, eh. No, pagkatapos ng bagyo, mga 1 week pa yan bago magsilatingan pa yung mga alon na ganyan kalalaki, kaya yung mga mangingisda hindi talaga makalaot dahil hindi makatawid sa mga alon. Ayan, kami lahat. So wala. Hintayin muna nilang mawala yung mga alon bago makalaot lahat ng mga isda dito. Yan, si Pedro hindi makalaot din. Ayan. Nasa 23, kailangan ko ng 25 kilos ng lobster, wala kang bibili din. 23, may alon. At yung, kung naalala nyo yung huling laot namin, no, na dalawang kita ang dala namin, tapos isa lang yung naarya. Yung isang kitang na hindi naarya, inarya pala ni Dagol nung nasa Laguna kami, walang huli kahit isa. Kaya grabe. Ano yun? Sakripisyo talaga yun. Parusa. Ito yung aking mga kitang, oh. Yan yung, yan dalawang yan. Ito yung kitang 82. Ito yung pinakamahaba ngayon kasi bagong gawa to, eh. Dati ito yung pinakamahaba. Ito, kawali. Ang itim na ng ipwet ng kawali. Hoy, naligo ka. Ha? Ha? Dito na ulit tayo sa bahay. Maraming mga nangyayari dun sa, ano, sa Laguna kami, no, mga masasaya, at meron ding medyo malungkot katulad nung na sinugod namin sa emergency sa hospital si Mrs. Pero ngayon ay okay na. So abangan nyo lang yan sa susunod na vlog ko para sa lahat ng mga nagtatanong kung anong nangyari, para makwento ko rin sa inyo. Ay hindi, ituloy ko na lang dito. No, ikwento ko na lang kasi hindi na ako nakapag-video dun sa nangyari sa Laguna, eh, sa kay Mrs. nung sinugod namin sa hospital, no, sa emergency. Ganito kasi yun, mga kasuward. Nung nagpunta kami sa kay team, so okay kami dun. So, okay kami lahat. Wala kaming naramdaman na hindi maganda sa katawan. Tapos, kumain kami sa isang, hindi ko alam kung tawag, eatery or karinderya ba? Basta kumain kami. Tapos, ano kami, 17 kami, no, pang 18 si team. Si team, hindi kumain doon kasi bawal sa kanya yung mga ganong pagkain dahil may miniminti na pagkain na si team para sa kanyang kalusugan, no, galing sa doktor na. At kami, kaming lahat 17 from Bukana, mga Bukana vloggers, tsaka mga kanya-kanyang pamilya, kumain kami. Tapos, ang sarap ng pagkain. Pagkatapos nun, so ako, si Mrs. at saka si Kamuning, no, kaming tatlo ay uminom kami ng tubig dun, no. Kami lang tatlo uminom ng tubig, ang lahat ang iba ay nag soft drink sila. Ako nawala sa isip ko rin na uminom ng, may dala kaming ano, eh, tubig talaga, dun ako nainom sa, yun lang ang alam ko, uminom kami ng tubig dun. Tapos, after nung kumain kami, nagpunta kami ng lake, no, sa Kaliraya. Nung sumakay na kami sa bangka para mamasyal sa lake, masama na yung pakiramdam ko.
No, masama yung pakiramdam ko, parang natatai ako na mawawala na naman, sumasakit yung dito ko. Pero hindi ko pinapahalata. Ngayon, si Mrs., nagsabi niya sa akin, masama din yung pakiramdam niya. No, so si Kamuning, may naramdaman din yun, pero hindi ganun kalala. Di, pinipilit lang ni Mrs. na magiging relax lang, pero masama na daw talaga. Kaya ang ginawa ko, sinabihan ko yung boatman na bumalik na kami, sinabihan ko sa team na umuwi na tayo, hindi na namin kumpletuhin yung isang oras. Umuwi na kami. Pagdating dun sa baybay, no, baybay ng lake, mayroong CR dun eh. So nag-CR muna si Mrs., ako naghantay din ako kasi ang sama na din ng pakiramdam ko. Ang sakit talaga sa dito sa, alam mo yung parang dito na, hindi mo maintindihan sa tiyan ba or sa ang party dyan. Hanggang sa okay na si Mrs. pagkatapos niya nagbanyo, ako naman, so ako mas matagal ako sa banyo. So hanggang hindi ko akalain na ganun makaka-experience ako ng ganun, pero pinipilit kong kinakaya ko, no. Hanggang sa umuwi na kami, bumalik na kami sa bahay nila team. Tapos okay na lahat, okay na. Kinagabihan, umatake na naman yung tiyan ni Mrs. Ako may naramdaman ako, pero hindi na ganun kalala. Si Kamuning, mayroon ding naramdaman, pero hindi ganun kalala. Yung kay Mrs., talagang akala namin sinikmura. Ay, di ba may tinatawag tayong sinikmura? O sa Bisaya pa, ano ba sa Bisaya? Basta, nakalimutan ko sa Bisaya yung sinikmura. Halimot, manong ko, giatay. Ayan! Sa kutu-kutu ba, tinatawag ka na? So, sino mga Bisaya dyan? Ano nga yun sa sinikmura? Kabuhi, gikabuhi ba? Yan. So, siguro, ano pa kami, mga 1 hour pa, no, habang nagsiselebrate kami sa pasalubong sa birthday ni Tim, naalarma kaming lahat dahil talagang si Mrs. talagang umiiyak na, sumusuka na, pabalik-balik sa banyo, pinainom namin ng gamot, Cremel S, tapos mawawala, namamaya-maya, bumalik na naman. So, sabi ni Tim, bay, dali na kaya din sa ospital. Tapos sabi ni Tim, pag magsasabi naman yan si Mrs. mo, pag hindi na niya nakaya, magpapadala yan sa ospital siguro. Hanggang sa mamaya-maya, sabi ni Mrs. na hindi daw na niya kaya, talagang sobrang sakit na daw talaga dito. Kaya dinala na namin sa ospital. Dinala namin siya sa Pagsanhan. Nakalimutan ko eh, yung ospital dyan sa Pagsanhan. Mga kasubert, kung meron tayong mga viewers sa Pagsanhan, Laguna, no, hindi ako sigurado, Johnson or Honson ba yun? Or Johnson? Paki-correct na lang ba na kasi hindi ko na klaro yung mga kung ano man yung mga pinagagawa namin doon dahil iniisip ko na yung kalagayan ni Mrs. dahil nasa emergency na talaga kami. Honson ba yun or Johnson? Yan. Yun, dinala namin doon. Tapos, maraming salamat sa mga crew dyan, no, sa ospital na yun. Salamat kay Dr. Munet at saka kay Dr. Manalo, no, sa napakagaling po nila mag-asikaso ng pasyente. Talagang ipinaliwanag nila kung ano nangyari, ganito, ganyan. Tapos na-trace yung history kung bakit nagkaroon ng ganong amoeba. Amoeba. At tama, hindi ko alam kung tao bang pagbasa ko dun, amoeba. O basta yun, sa tubig yata yun eh. So yun lang naman ang ininom namin. No, so baka kasi ang nangyari dun, yung ininom namin tubig, ay baka naklub na yun sa water jug, no. Or baka hindi safe dun sa hindi na siya malinis, or tingin ko baka naklub na naman matagal yun or ano man. So basta sa tubig yun. So kaming tatlo lang naman ang uminom ng tubig kasi kaming tatlo ang tinamaan. So ako nakasurvive yung Kamuning. Si Mrs. ang talagang malala. So yun ang lumabas sa resulta, no, kasi no, may test pa na ginawa kay Mrs. Teka, naputol. But naputol yun. Yan, so binigyan siya ng gamot, no, may antibiotic. So isingit ko lang pala, may tinurok din sa kanya na hindi ko alam kung ano yung tinurok sa kanya para kumalma yung mawala yung sakit na siguro baka pain reliever yun or hindi ko alam kung ano yun. Basta nung tinurokan siya, kumalma siya, nawala yung sakit hanggang sa binigyan na siya ng gamot. Laging okay na siya dun. Yan. Naisip ko lang, no, gusto ko lang, kaya bilinag ko to. Kasi para maging aware din yung mga ibang mga viewers natin sa mga makapanood, maging aral din to. No, mag-ingat po kayo sa kapag kumakain kayo sa ibang lugar, no, mas maganda na siguro may dala kayong sariling tubig, mga mineral water, bumili na lang kayo ng bottled water kasi hindi nyo alam eh, baka matulad kayo sa amin na nakainom ng tubig na nakulob siguro yun or baka hindi safe yung pinagkukuhanan nila. Yan, para lang magkaroon din kayo ng maging ano ba, warning din sa inyo
doon naman sa yung pinagkaina naman namin, pinuntahan na ni Tim, sinabi yung nangyari, tumingi sila ng sorry. Hindi naman nila sinasadya yun eh, kasi may taga-deliver naman nila ng tubig. Either kung saan sila nakakuha ng supplier nila, baka hindi na hugasan ng hindi ko alam. Or sa kanila, baka na-stack na yung, kasi siyempre diba pag nainitan, nasa water jug, na-stack yung tubig, tapos mainom mo, delikado yun eh. So, ako kaya ko kasi malakas ang resistensya ko eh, kinaya ng katawan ko. Ayan, so, okay, wala nang problema. Ang iniisip ko mga kasuward, nung nasa ospital kami, no, tinitingnan ko yung mga tao na sa paligid doon. Private siya eh, private hospital siya. Iniisip ko kung paano kung mangyari yun sa mga ibang kababayan natin na yung walang-wala, yung biglaan kasi yun, di ba? Yung walang-wala kang pera, walang-wala ka, tapos kumain ka sa isang karinderya, tapos nangyari sa'yo yung ganun. Paano, hindi na, isipin nyo kung yung naramdaman ni Mises talaga, umiyak na siya, hindi niya na kaya kung mangyari sa iba yun, tapos wala kang pampa-hospital, di ba? Anong gagawin mo para makasurvive mo sa ganun? Kaya yun ang maiisip ko pag ganun eh. Kaya kami, ako, pasalamat ako kay Lord, no, kasi nabigyan ako ng chance na magkaroon ng kahit konting pera na kaya kong, kung magkaroon ng biglaang ganyan, emergency, kaya kong pumunta sa mga private hospital hanggang sa kaya ko naman para sigurado talagang gumaling yung pasyente. Kaya maraming salamat. Kaya yun, nasa hospital ako, tinitingnan ko talaga yung misis ko, kung iisip ko, paano yung mga ibang tao, no, kung, or yung kami, kung wala kami, kung hindi man ako nagkaroon ng pera na ganito, hindi ako nabigyan ng chance na magkaroon ng kahit ganitong blessings, no? Paano ko pupunta sa public? Kasi tinanong ko si Tim kung may public, hindi, ayaw ko ni Tim na dalhin ako doon sa mga public, no? Kasi pipila pa, tapos may mga COVID-COVID pala, kung ano-ano mga bagay-bagay pa, kasi COVID at time tayo ngayon. So, dinala niya ako doon sa pagsanhan, kasi doon sila nagdadala ng mga pang-emergency talaga sa ospital na yun. Yan. Talaga namang pagdating namin doon, inasikaso kami, talagang right there and then, English noon. Talagang naging maayos na lahat hanggang sa kinabukasan. Okay na, bumalik kami. Natuloy ang celebration namin sa birthday ni Tim. At hanggang ngayon, okay na si Mrs. So yun lang talaga, amoeba. No, paki-explain na lang po kung ano yung amoeba. Kung sino mga doktor dyan, yung nanonood, yung may alam sa medical, no. Kung tama ba rin yung pag-pronounce ko, no, amoeba. Yan, so yun lang, yun ang nangyari. Kaya kung yun sa post ko sa Facebook, nagulat sila ang lahat siguro kasi nasa ospital si Mrs. Yun po ang nangyari. Yan, so mag-ingat po kayo, no, sa mga... Teka, naputol na naman. Yan, so mag-ingat po kayo sa mga kinakain at iniinom ninyo. No, pag nasa ibang lugar kayo, magdala po kayo ng sarili ninyong tubig, mas maganda. Or kung malakas kayo, pwede siguro pag sanay kayo. Ako kasi sanay akong umiinom ng mga nasa lawasa, ganyan. Kasi ilang taon akong umiinom sa mga ganyan eh. Umiinom pa ako sa puso. Yan, kaya siguro ngayon, hindi na ganun kasanay yung katawan ko. Kaya medyo tinamaan ako. Pero kinaya pa rin. Yan, di ba? Yun, so yun lang. Yun ang nangyari sa amin. No, na doon sa... Hindi ko na kasi blinag yun dahil hindi... Wala na akong time para mag-vlog. Pati nga yung ospital. Hindi ko natanong kung anong ospital yun. Na wala na sa isip ko dahil niisip ko na yung kalagayan ni Mrs. Ayan, ang naitanong ko lang sa baka nga sana tama yung ano ko, yung may yung dalawang doktor doon, si Doktor tama, sana tama Munit tsaka si Doktor Manalo. Yan, salamat sa kanila dahil napakabait nila. Inexplain nila yung dapat gawin ni Mrs. ganito ganyan ganyan. Sinabihan pa kami na first time, tinanong pa kung first time ba ni Mrs. nagpunta sa pagsanhan. Baka daw madala, sabi ng doktor, ni Doktor Manalo. Shout out sa'yo, Doc. Sinabi niya, huwag kayong madala, napakaganda ng pagsanhan. hindi kayo madadala kasi may isa pa akong gustong puntahan dyan sa pagsanhan, yung Pagsanhan Falls. Yan, pag makabalik kami dyan. Yan, so, yun lang. God bless dahil naging okay naman kami. So, nagtuloy-tuloy yung aming party sa birthday ni Tim. Belated birthday ulit kay Tim. At maraming salamat kay Tim, no, dahil talagang siya ang nag-drive sa amin papunta sa ospital. So, first time kong nakita si Tim na nag-drive ng ganung kabilis. 60 yung takbo. Yun na yung mabilis sa kanya. Alright. So, yan yung lagi kong sinasabi noon sa sarili ko. Sa iba na mag-ipon talaga, mag-ipon. No, tayo mga YouTuber, mag-ipon kayo kasi hindi nyo alam na mawawala ang YouTube, no, or sa mga emergency, at least meron kayong mga hook. Putang ina, ba't namamatay? Yan, so mag-ipon kayo, no, kasi hindi nyo alam kung
kailan darating yung emergency, no, hangga't binibigyan kayo ng chance na magkaroon ng blessings, mag-ipon kayo kasi anytime, no, i-anticipate niyo na yung mga hindi magandang mangyayari para pag nangyari man yun, meron kayong pera na itabi na para sa pang-emergency. Yun. So, yun lang. Maraming salamat. Dito ko lang tapusin yung vlog na to. Kita-kits sa susunod na vlog yung pamamalingki namin, no? Or ano pa bang mga susunod. Basta lahat ng mga nangyayari sa Laguna. Yung iba naman nasa kila Papa. Yung mga kasama ko mga vlogger na nandun, nag-vlog din sila. So, nandun yung ibang mga vlog sa akin. Paano lang ito? Vlog na rin. Bye-bye. I love you all.